Today is the third Sunday of Advent, Gaudete Sunday. Our gospel for today is gospel according to St. John, chapter 1, verses 19 to 28. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" he admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Messiah." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you so we can give an answer to those who sent us? What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord.' As Isaiah the prophet said." Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize if you are not the Messiah or Elijah or the prophet?" John answered them, "I baptized with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. Today our reading impels us to rejoice. That is Gaudete Sunday. God wants us to rejoice, to celebrate that the Lord is near, that the Lord is here. And so, in our readings for today, the church invites us to be glad. Maging masaya tayo, magalak tayo sapagkat ang Diyos ay malapit na malapit na. Ang Diyos ay narito na. Pero ang tanong, may mga dahilan pa ba tayo para magsaya? Kung meron man, ano-ano ang mga dahilan para maging masaya ka? Nagiging masaya ka pa rin ba sa kabila ng mga pangyayaring nasa paligid natin? Sa gitna ng pandemic na to, may mga dahilan pa ba para tayo ay magsaya? Pag nilayan natin, ano-ano ang mga kagalakang dinadala sa akin ng mga nangyayari sa paligid ko? Ano-ano ang mga dahilan para ako ay manatiling masaya? Maaring ikaw ay nasasaktan, pero may karapatan pa rin tayong magsaya kasi nga sabi sa first reading, God heals the brokenhearted. Ang Diyos ay nagdadala ng iba't ibang mga blessings, blessings in disguise. Mga dahilan na sa kabila ng mga sakit, sa kabila ng mga kalamidad, sa kabila ng mga hindi kagandahang pangyayari sa buhay natin, meron pa rin ibinibigay sa atin ang Diyos na nagiging dahilan para tayo ay magalak. Sa ating gospel ngayon ay narinig natin ang pagpapatotoo ni Juan Bautista. Sa kanyang pangangaral, siya ay nilalapitan ng mga tao. Pero ang tanong, nilalapitan ba si Juan Bautista dahil sa kanyang message? Ano ba yung message ni Juan Bautista? Repentance, conversion, magbago ka, change your life. Pero di ba parang ang bigat nun? Parang sino bang tao yung agad-agad lalapit sa preacher na to kasi gusto niyang magbago? Alam natin, hindi madaling magbago. Pero bakit nga ba naakit ang mga tao kay Juan Bautista? Bakit dinudumog yung kanyang pangangaral kahit na minsan tinatamaan sila ng mga pangangaral ni Juan Bautista? Bakit dinudumog siya at marami pa rin ang gustong magpabinyag sa kanya? Dinudumog si Juan Bautista kasi iba siya. Di ba nga, ang tingin sa kanya, para siyang may sira. He is different. He is kinda special. Nilalapitan si Juan Bautista kasi iba siya sa mga tao noong panahon niya. Kaya, ang turo sa atin ngayon, ang paalala sa atin ngayon ni Juan Bautista ay okay lang maging iba. Okay lang na hindi kanya katulad. Kaya nga, di ba sabi sa atin, minsan hindi tayo nagiging masaya kasi gusto natin maging katulad niya. Gusto nating maging siya. Na parang kinakalimutan na natin kung sino ba ako. Ano ba yung identity ko? Gusto natin kasi na-identify sa iba.
Pero ang tinuturo sa ating ni Juan Bautista ay, be who you are. Love who you are. Love yourself. It's okay to be different. Sabi pa nga, di ba? Hindi, ang mundo ngayon hindi kailangan ng mga teachers eh. Ang kailangan, witnesses. At si Juan Bautista, siya ay witness ng kanyang tinuturo. Kaya nakakaakit siya ng mga nakikinig at ng mga tagasunod niya. Pangalawa ay, itinuturo sa atin ni Juan Bautista ang pagiging mapagkumbaba. Sabi nga ni Mother Teresa, one of the traits of being humble is when you speak less of yourself. Kapag ang focus mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang iba. At napansin natin yung sa gospel natin ngayon. Nung tinanong si Juan Bautista, sino ka? Sino ka? Sino ka? Ang sagot niya, I am not. I am not. No. Palaging ang iikli ng sagot niya kapag patungkol sa kanyang sarili. Pero kapag ang usapan na ay tungkol kay Jesus, ang Panginoong darating, ang dami-dami niyang sinasabi. Anong itinuturo nito sa atin? Itinuturo sa atin ngayon ni Juan Bautista na huwag sarili ang focus, kundi si Jesus. Siya ang pinapakilala natin. Siya ang message natin. Hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanya. Sabi pa nga ni Juan Bautista, di ba? Hindi ako karapat-dapat kahit na magtanggal ng kanyang sandalias eh, nung strap ng kanyang sandalias. Ganun siya kapakumbaw, ganun siya ka-humble. At ito yung dapat nating tularan. Bilang mga Kristiyano, ito hindi tungkol sa ating sarili, kundi tungkol kay Jesus. Ang tanong, paano natin maaakit ang ibang tao na mapalapit kay Jesus, na maging tagasunod niya? Kung ang lagi nating pinofocus ay ang ating sarili at hindi siya. Panghuli, sabi ni Juan Bautista, narito na yung hinihintay natin, pero hindi pa natin napapansin. Hindi pa natin siya nakikilala. Ang tanong, kilala nga ba talaga natin si Jesus? Gaano natin kakilala si Jesus? Nakikilala ba natin si Jesus sa mga taong nasa paligid natin, sa mga nangyayari sa paligid natin? Do we recognize Jesus? At kung oo, magpasalamat tayo sa Diyos, patuloy tayong magdasal sa ating paghihintay sa Kanya, sa ating paghahanda sa Kanya, salubungin natin siya ng may gala. Ngunit kaakibat nito'y palaging maging gising, palaging magdasal, at palaging magpasalamat. Palagi tayong magalak sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay. God bless you and thank you.